Delivery car, Salcedo y Lo Sur. Delivery boy capa. Bells? Kaya? Tama na, kakarne! Sagay sa lang, Bells! Sa ba? Ano? Sagay sa lang! Hindi ko magagatang na eh. Ya? Bagar kayo mo eh. Ay, Hindi tayo ng mga aso. Pambenta sa store. So, day 8. Dito tayo ngayon sa store. Ini tak kopi kum. Dia kena alat mesa box. Good morning, mga G's. Masaya ng pakiramdam. Overwork. And nandito tayo sa day 8. Day 8. Ayaw ko sa mga hindi nakaka-subaybay dito, pero alam ko pagdating ng panahon, magiging memories na lang to para sa akin. It's not for the fame, hindi siya para sa makakaraming views or something. Sinesave ko siya para sa memories ko pagdating ng panahon. So ito yung mga process, ito yung mga pinag-uusapan na masarap pag-usapan pagka nasa tuktok ka na. And magbibigay na ako ng insight sa mga natututunan ko since day one, yung mga pinaggagawa ko sa business, pinaggagawa ko sa hustling, sa buhay ko, sa health, sa relationships. So, ang nakikita ko, in spite of may disiplina ka, is kailangan mo rin ng... Sa bagay, pagpasok ng disiplina, meron din ito dapat, yung consistency. Madali lang mag-start, madali lang magsabi, madaling mag-action, pero kung pag-uusapan natin based sa experiences ko up to now sa pagbi-business, sa mga goals, sa mga gustong maabot sa buhay, is kailangan talaga consistent ka, yung consistency, and kakibat niyan ng disiplina. So yung disiplina at consistency dapat nagkakaroon siya ng correlated. Ibig sabihin, na-integrate yung consistency tsaka kung gano'ng kakadisiplina, well, mapasok din doon yung consistency. So, hindi maganda tingnan kung puro ka lang start, tapos walang follow up. So, sa mga kasama ko dyan na nasa baba pa at nangangarap na, na tumaas at mabot yung mga pangarap, yung mga goals, maliit lang na advice kasi hindi naman ako ganun nasa, hindi pa ako gumigit na nasa, kahit sa one port mahirap pa. And ang advice ko is pag may start ka, huwag mo siyang quitan or huwag mo siyang tingnan na mahirap. Dapat araw-arawin mo, dapat sagad-sagarin mo na parang shit, hindi pwedeng hihinto ka. Pag guminto ka na, doon na yung period na failure. And tinitingnan ko siya as not a failure. Kahit na araw-araw ang daming mga sagabal, everything, hindi ko na siya niisip. It's part of the process. At sana mabigyan kayo ng magandang insight or magandang lesson pagdating sa consistency at disiplina.
Kasi kahit ako, hindi ko pa talaga naabot yung dapat na disiplina ko at consistency ko sa araw-araw. Dinededicate ko tong mga progress at mga process ng buhay ko pagdating ng panahon na makikita ko tong mga videos na to. Yung mga hindi naniniwala at yung mga maniniwala, salamat pa rin. Kasi at the end of the day, ako at ako pa rin yung magkakaroon ng progress, hindi kayo. So, mapil man ako sa mata ng iba, mapil man ako sa lahat ng mga taong hindi naniniwala. Well, I don't give a damn shit sa mga ganun klaseng tao na hindi na-appreciate yung hard work, hindi na-appreciate yung disiplina, hindi na-appreciate yung pagsasakripisyo ng isang taong katulad ko, although marami kami. Alam ko marami kaming nagsisikap and marami kaming gustong makarating sa gusto naming marating, and mas marami pa yung mga taong humihila sa mga taong kagaya namin. And despite walang drama, tanggalin mo yung feelings. Every day is a blessing, my friend. Mga G, mga tunay na G, yung mga tunay na hustlers, yung mga tunay na gustong umangat, is wala silang tinitingnan na failures and everything. It's all about the process. Pagka na-inlove ka sa process, ako nga eh, hindi naman ako magaling sa mga ganitong bagay. Although, hindi ko tinatry. Minamahal ko na lang siya. Yung hirap niya, yung pagod, yung oras na binubuhos mo, yung mga rejections, yung mga no's. Shit, yung mga gasolina sa buhay ko ngayon. And once again, magandang umaga, and this is day 8 sa aking Road to Millions videos. And tuloy-tuloy lang. Pagka binigay ng Diyos, binigay ni GOD yan, siya di bibigay niya talaga sa'yo. Magpaka GOD san ka lang. Ibig sabihin, yung hastan, everything. Naririnig ko tong mga ganitong bagay, na-apply ko rin. Sabi nga ni Bugoy, you need to be a godlike son. Kung ikaw ay anak ng Diyos, umasta ka na bilang anak ng Diyos. Be a god son. So, ibig sabihin, yung hastaan mo, pang anak ng Diyos, yung pormahan mo, pang anak ng Diyos, yung disiplina mo, yung consistency mo, yung relationship mo sa asawa, sa pamilya, ibig sabihin nun, hindi ka mapipail doon kasi pangastahan ng anak ng Diyos eh. And yun nga, ang topic natin, this day 8. Kahit na daddy's days, yun nga, may duty ako ngayon sa pamilya, pero sinisingit pa rin natin yung hassle. Hindi sinisingit, talaga number 1 pa rin siya. Although, pamilya is family. Everything is in a purpose. Yung intention ko na umangat, hindi lang para sa sarili ko, pero doon para sa pamilya ko, sa mga taong naniniwala sa akin, and yung mga taong hindi bibitaw sa process ng buhay ko. Kung sino yung tumulong, syempre, yun yung mga kasama kong kakain at the end. So, once again, thank you sa mga manunood. Thank you sa mga kakapulot ng mga aral nito. Either wise, win-win situation pa rin. And have a nice day. Hassle lang. And make money, mga G's. Bye!